Morning, Sir Neb, at sa mga kapasta natin. Advance Merry Christmas po sa ating lahat. Bumati na ako kasi yung kwento pong isishare ko sa inyo ay may kinalaman sa Pasko, sa simbang gabi. Ako nga po pala si Andrew. First time ko pong magsimbang gabi noon sa isang simbahan sa Santa Rosa. Nagbakasyon kasi ako sa mga tita kong taga roon, kaya nakasama na rin ako sa pagsisimbang gabi nila. Ang totoo, hindi talaga ako mahilig magsimba. Pero nagdarasal naman ako sa bahay bago matulog at pagkagising. Ganoon lang yung nakagawian ko. Bali apat kaming magkakasama. Ako, si tita, at dalawang pinsan ko na isang babae at isang lalaki. Yung lalaki si Jay, kaitaran ko lang, 17 pa lang kami nung time na yon. At yung babae naman si Jana, 13 anyos pa lang nun. Sabi nila taon-taon nilang binubuo yung simbang gabi. Parang naging panata na ni tita. Dahil maaga pa at hindi pa nagsisimula yung misa, kaya konti pa lang ang tao. Sa bandang unahan kami pumuwesto, kung saan tanaw ko yung pwesto ng mga choir. Mainipin talaga ako, Sir Neb. Hindi ako mapakali. Palinga-linga ako sa loob ng simbahan hanggang sa makita ko yung isang magandang babae sa hanay ng mga choir. Ang simple-simple lang ng mukha niya, ang lamlam ng mga mata, ang taos ng ilong at ang kipot ng labi. Nakayuko lang siya at hindi nakikipag-usap sa mga kasamahan niya. Habang yung mga kasamahan niya sige sa kwentuhan. Napansin ko rin na siya lang ang may belong itim sa hanay nila. Pero siguro style lang niya yun. Kasi sa panahon na yon, Sir Neb, bihira naman talaga ang nagbebelo. Lalo pa sa kabataang tulad niya. Maya-maya pa ay dumating na yung pare at nagsimula na yung misa. Pero yung mata ko nandun pa rin sa choir na nakursunadahan ko. Nung turn na nila para kumanta, napansin ko na hindi halos bumubukas yung bibig niya. Ang alam ko kasi sa mga choir bigay todo kumanta. Pero siya, kalmado lang. Tapos nakayukong pa rin. Akala ko talaga hindi ko ma-enjoy yung misa. Pero dahil sa babaeng yon, hindi ko namalayan na natapos na pala yung unang misa ng gabing yon. Pagkatapos ng misa, lumakad na agad kami palabas ng simbahan. Pero yung mata ko, hindi mapakali. Kaya nilingon ko yung choir sa pwesto nito. Medyo na-disappoint lang ako dahil wala na siya agad dun. Ang bilis naman niyang nakaalis. Samantalang yung ibang kasama niya nandoon pa at nag-uusap-usap. Sa isip ko, di bale, sigurado namang mamayang gabi ulit ay makikita ko na naman siya sa simbang gabi. Na-excite ako, Sir Neb, sa 8 gabi pang darating na makikita ko siya. Kapag ganoon na may natitipuhan ako, sinasarili ko muna. Hindi ko pinagkakalat kahit pa sa mga pinsan kong malalapit naman sa akin. Ewan ko kung ba't ganoon. Siguro ayoko lang na mapurnada yung ine-expect ko. Ayoko rin ang tinutukso o kinakantsawan. Kaya tahimik lang talaga ako kapag may nagugustuhan. Nung mga sumunod na gabi nga, Sir Neb, hindi naman ako nabigo. Nakita ko ulit yung choir na kursunada ko. Lagi lang siyang nasa pinakasulok na pwesto. Feeling ko nga malungkot siya kasi parang wala talagang kumakausap sa kanya. Siguro ay sadya lang na mahiyain. Ah, basta, ang naisip ko noon, kahit ano pa siya, gusto ko siya. Hindi pa ako nakapangumpisal ulit, pero naisipan kong sumubok nung gabing yon para mas makita ko pa siya ng malapitan. Pero pagtapat ko sa kanya, ganun na lang yung gulat ko, Sir Neb. Kasi may ilang parte sa katawan niya na parang transparent. O yun bang tumatagos sa paningin ko? Nanlaki talaga yung mga mata ko. Kinusot-kusot ko pa. Pag-angat ng tingin ko sa mukha niya, ay nakatingin din siya sa akin. Kaya iniwas ko agad ang tingin ko. Kinilabutan kasi talaga ako. Dahil doon ay napilitan akong sabihin kay Jay ang tungkol doon sa choir. Tinanong niya ako kung sino bang choir ang tinutukoy ko. Nung ituro ko sa kanya, natawa lang siya at pinatukan ako.
Pito lang daw ang choir na naroon. Sino raw ba yung nasa pang-8 upuan na sinasabi ko? Doon na talaga ako naghinala, Sir Neb, na baka multo lang ang nakikita ko. Ilang beses na rin akong nakakita ng mga multo, pero hanggang ngayon, nalilito pa rin ako sa multo at sa buhay. Dahil kung minsan, hindi mo talaga agad mapapansin ang pagkakaiba nila kapag nakahalo na sila sa mga buhay. Parang hindi ako makapaniwala, Sir Neb, na multo lang talaga yung choir na nakikita ko. Kaya nung uwian na, hindi ko inalis ang tingin ko sa babae. Nakita kong sumusunod lang siya ng lakad sa mga kasamahan sa pagkanta. Ako naman, hinintay kong makadaan sila at sumunod din ako ng lakad sa likuran nila. Kung nakita niyo yung nakita ko, hindi niyo talaga iisipin na isa siyang multo. Narinig kong tinawag ako ni tita, kaya lumingon ako. Sumenyas ako na hihintayin ko na lang sila sa labas. Pagbalik ng tingin ko sa sinusundan kong babae, ay wala na ito. Napakamot na lang ako ng ulo. Sa isip ko, natakasan ako. Pero pagdating ko sa labas ng simbahan, yung babaeng sinusundan ko, nakatayo sa isang madilim na sulok sa gilid ng simbahan at nakatingin sa akin. Yung mga mata niya parang galit na nagtatanong kung ba't ko siya sinusundan. Kaya nangilabot talaga ako. Hindi ko na natagal ang tumingin sa kanya dahil nag-iba na yung pakiramdam ko. Kinabukasan, kinulit ko si Jay na alamin kung sino yung nakikita ko. Kaya pinuntahan namin yung kaibigan niyang choir din sa simbahan na yon. Nabigla siya nung sabihin ni Jay sa kanya ang nakikita kong nasa hanay nila. Napaantanda yung kaibigan niya bago sinabing, siguradong si Rose ang nakikita ko. Kasamahan din nila sa choir na laging nakabelong itim. Ito raw kasi ang bilin ng lola ni Rose. Huwag kakalimutang magbelo kapag nasa loob ng simbahan. Pero si Rose ay 4 na taon nang patay. Ang kinamatay daw nito ay komplikasyon sa asma. Ang nangyari raw kasi, habang kumakanta sila noon sa isang misa, bigla itong nahimatay. Tapos isinugod sa ospital. Pero hindi na raw nakauwi. Dahil nga sa asma niya na nagkakomplikasyon na pala. Inihatid na lang sa kanila ng lola nito ang masamang balita na pumanaw na nga si Rose. Pero mula raw nung sumakabilang buhay ito, wala pa isa man sa kanila ang pinagparamdaman o pinagpakitaan nito. Kaya nabigla talaga siya nung malaman na nakikita ko si Rose sa hanay nila ngayon sa simbahan. Sir Neb, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko matapos kong malaman ang buong kwento tungkol sa nagustuhan kong choir. Hindi ako makapaniwala na nagkakagusto ako sa isang multo. Natatawa na lang ako na at the same time ay natatakot din. Lalo pa nung mga sumunod na gabi. Alam kong alam na ni Rose na nakikita ko siya. Pero nananatili siyang umaattend ng mass at nakikikanta sa mga kasama niya. Ako naman, hindi ko maiwasan na hindi mapatingin sa kanya. At sa tuwing mapapatingin ako sa kanya ay kakaibang kilabot talaga yung gumagapang sa katawan ko. Parang nakaramdam din ako ng awa dahil baka hindi pa niya natatanggap na wala na siya, na hindi na siya dapat nakikihalubilo sa mga buhay. Tapos sa tuwing matatapos ang misa, nakikita ko na sinusundan pa rin niya yung mga kasamahan niya sa choir, na akala mo ay normal din siyang tulad nila. Dahil sa nalaman ng choir na kaibigan ni Jay ang pagpapakita sa akin ni Rose, sinabi niya yon sa mga kasamahan at sa mismong pare. Kaya yung huling araw ng simbang gabi, bisperas ng Pasko, ay inialay nila ang misa kay Rose. Tapos sama-sama nilang dinalaw ang puntod niya. Sumama ako, Sir Neb, kami ni Jay. Hindi na lang ako nagsalita. Ayoko kasing matakot sila. Pero habang nakatayo kami sa puntod ni Rose, ay nararamdaman ko na naroon lang siya sa paligid. Hindi man siya nagpakita, ay alam ko na naroon lang siya.
at nakamasid sa amin. Pagkatapos ng Pasko, ay natapos na rin ang bakasyon ko kina tita at umuwi na ako sa amin. Nung sumunod na taon ng simbang gabi, nakapagsimba ulit ako sa simbahan na yon. Pero hindi ko na nakita si Rose. Wala na siya sa hanay ng mga choir na dati niyang mga kasamahan. Siguro Sir Neb ay nagawa na niyang tanggapin na hindi na siya nabibilang sa mga nabubuhay.